So yun po mga Dabar Goods, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang TVG defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas, especially to Tito Vic and Joey and the Halusos and the trademark viral issue. So hindi tayo nakapag-upload kahapon. Oo, pero nag-live naman tayo nung gabi, no? Na nakapag-upload, gawa nang yung ubo ko, sobrang sama. At may isa pa akong karamdaman na inaasikaso ngayon. Isang karamdaman sa sobrang kagwapuhan. Kaya sakit daw ito ng mga gwapo. Yun yung sabi nila. So yun, pag-usapan natin ito mga kadaver cards, no? Itong bali-balita na di umano, itong si Anjo Iliana at si Rochelle Pangilinan ba? Pangilinan, tingnan ko nga. Rochelle Pangilinan, no, ay nililigawan daw ang Tito Vic and Joey at nais bumalik po sa Itbulaga. Yan! So gaano nga po pa ito katotoo? So syempre, huwag kayong aalis para alamin natin to kung 100% po ba to na may katotohanan. At syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At please subscribe, Chris MTV. Dyan nyo po na mapapanood ang ating mga charity vlog. Alam nyo dito mga kadaver cats, dito sa channel ko, bali yung kapiranggut po na kinikita ko dito ay isinishare ko din po sa iba. Sa mga kababayan po natin na kapuspalad. Kaya yung mga makakapanood po nito, please baka pwede pa kayo po na huwag nyo pong i-skip ang ads. Dahil hindi lang po ako ang natutulungan nyo niyan, kundi pati rin po ang ating mga kababayan na kapos sa pamumuhay, no? So kahit papano, kahit sa ngayon, palimalimang kilong bigas kami, kapag may pera ako, nakakapagbigay kami. At yun, para baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako, check nyo po dyan sa YouTube channel ni Chris MTV. At gagawa pa po ako ng isang channel, no? Gagawa pa ako ng isang YouTube channel. Tutusin, may subscriber na siya, yung Mama Claire TV. Pero papalitan ko ng pangalan yun. Baka gagawin ko na J The Reaction TV yan. Kung ano yung, kasi dami talagang viral issue sa Pilipinas eh. Hindi ko kayang pagsabay-sabay dito sa channel ko. So try ko naman na gumawa ng isang channel para dun ko ano naman yung ibang mga issue dito sa Pilipinas na maaaring makatulong din tayo kahit papano sa pananaliksik at pag pagtagpi-tagpi ng katotohanan. Siyempre, pagtatanggol lang natin yung mga nasa tama, no? Hindi tayo gagaya doon sa kabila na kahit na mali, hala, sige pa rin. So yan, mabalik tayo sa topic, no? So bali yun, ulitin ko, mga kadaver cards, pakishare nitong video na to, mga video ko araw-araw. Alam nyo, hindi lang po kayo nakatulong sa akin, pati din po sa mga taong tinutulungan ko. At syempre, no skip ads at paki-like and share ang ating video, no? So ito, mapunta na tayo dito sa topic natin. Alam nyo, nung mga nakaraan, alam naman natin kung ano yung mga ginawa or nangyari, no? Lalo na dito kay Anjo Iliana at kay Rochelle Pangilinan, no? Yung mga ginawa nilang hindi nagustuhan ng mga Dabar Cards. Sa kadahilanan nga ho, na etong mga to ay parang hindi nagpakita ng respeto sa Tito Vic and Joey na matagal at isa sa mga tumulong sa kanila para makilala sila dito sa industriya ng showbiz. So ngayon, talagang kahit naman sinong artista magkaka-interest po na gustong pumasok or gustong maging Dabar Cards, kahit sino, kahit ikaw siguro na nanonood dyan, gusto mo rin, di ba? So kahit sinong tao, pangarap yan. Ako pangarap ko din yan. Pero syempre,
kung hindi rin ng Tito Vic and Joey magdi-decision, eh ako kapag halimbawa na eto ha, kapag sa, pero hindi naman ako nag-a-assuming, nagpipiling lang. Hindi, kung sakali man na mangyari sa akin na mapabilang ako bilang isang dabar cat, sabi, napakalaking part na sa buhay ko yun. Kahit 1 week lang eh. No, kahit 1 week lang, naku po, kahit tiga, abot lang ako ng tubig kila Tito Vic and Joey, okay. Tapos, saya ko na nun. Kaya nga, hindi talaga maiwasan sa mga dabar cats na magalit dito sa mga to. Sa dahilanan, yung mga pinakita nilang di umano ay sinasabi ng mga supporters ng Tito Vic and Joey na kabastusan na, ginawa nila laban sa Tito Vic and Joey na hindi makakalimutan ng mga dabar cats. At kahit ako, hindi ko rin makakalimutan. Pero kay Rochelle Pangilinan, medyo sa 100%, siguro mga 50% lang yung konting napansin ko sa kanya na hindi siya rumispeto, no? Pero eto kay Anjo Iliana, dito talaga brutal ang ginawa niya. Oo. At alam naman natin yan, saksi tayo dyan, di ba mga kadabar cats? Alam nyo, bilang isa sa mga mapabilang ka sa isa sa Tito Vic and Joey, napakalaking bagay na sa buhay mo. Totoo yan. At eto pa, ngayon, tapos ang nangyari kasi hindi talaga makakalimutan ng tao yung katulad yan, yung pag-guess ni Rochelle Pangilinan sa tahanang pinaka-ewan. Or the tahanang generic kung tawagin na nila ho ngayon. Or meron pa akong isang nabasa, tahanang unhappy. May nabasa nga ako sa comments, sabi, unhappy show. Say ko, anong unhappy show? Visit. Hindi masaya, unhappy. No? At eto, kay Anjo Iliana, di ba, yung una-una, yung in-interview siya, papatungkol sa trademark na Itbulaga, kung sino ba yung tingin niyang karapat-dapat at alam niya na nagmamay-ari ng trademark na Itbulaga. At eto nga, dito sa babasahin natin, nandito to. Pero unahin natin tong kay Rochelle Pangilinan. No? Balikan ho natin yung mga nangyari yung kontrobersyal na nangyari dito sa kay Rochelle Pangilinan, no, mga kadabar cats. So ito, basahin natin. Kung natatandaan nyo no, na nung panahon na ninakaw ng TPINC, ito promo na, solid TBJ, hindi po sa akin to, babasahin lang natin. Baka may mag-react po dyan, no? Shoutout pala sa nagupit sa aking bo. Gwapo na naman. Malintikan na. Naninakaw ng TPINC ang title or titulo na Itbulaga at sa buong December ng taon 2023 ay si Rochelle Pangilinan ay nag-guest po sa Peking Itbulaga ng Tape Incorporated sa GMA Network. Nakakaligo ko lang ah. Nagbabackfire yung amoy ko. Nakakaligo ko lang eh. Parang natahatching ako. Ay, in-spray ko palang Lysol, kaya pala. Oh, so yun, tuloy natin. Kahit pa na nag-post pa si Rochelle sa kanyang Facebook page na nagpasintabi ito sa Tito Vic and Joey bago siya mag-guest sa show ng TPINC. Ito ah, ito rin yung sinabi dati ni Paulo Contis, Buboy Villar. Ewan ko, kay Isko, wala ata akong nanonong kay Isko eh. Ito yung lagi nila sinasabi na nagpasintabi daw sila. Although, sige, sabihin na natin, totoo yun na nagpasintabi nga sila. So, bahala na sila doon, no? Pero ito yung pinakatanong dyan eh. Kahit na magpaalam ka sa Tito Vic and Joey, sabihin mo na TBJ, or, alimbawa, inisa-isa nyo silang i-chat, no? Sir Joey, Bossing Vic, baka pwede naman ako mag-guess sa TP or sa generic na Itbulaga ng mga panahon na yun, no? Baka pwede akong mag-guess. So, trabaho naman eh.
Siyempre isipin ng TBJ, ang unang isasagot ng Tito Vic and Joey dyan, oh sige. Hindi naman ni hindi yan eh. Sino anong karapatan ng Tito Vic and Joey na humindi sila kapag nagpaalam ka sa kanila na mag-guess? Dahil ang gusto nila ay common sense na lang eh. Diba? Common sense na lang na alam nyo na may issue dyan sa show na yan. Alam nyo na matindi ang labanan ngayon about dyan sa tape INC na yan. Tapos sa amin, ang TBJ at kami rin, no? Mas mahaba nyo kaming nakasama kaysa sa mga yan. Bigla lang naman nagsisulputan yan eh. Mas mahaba nyo kaming nakasama kaysa dyan. Mas mahaba yung happy moment natin, yung moment natin sa Itbulaga. Ilang taon ba si Rochelle Pangilinan sa Itbulaga? Iano nyo nga, i-comment nyo nga ho dyan mga kadabarkads. Ilang taon si Rochelle Pangilinan sa Itbulaga? So doon, hindi ba naisip ni Rochelle, Pangilinan? Kapanginan ba? Ito lang, basahin ko lang. Masahin ko lang, baka mamaya, Rochelle Pangilinan. O, tama. No? Hindi ba naisip ni Rochelle Pangilinan na, kahit naman na magpaalam ako, papayag ang TBG. Pero yung sakit, yung nararamdaman ng Tito Vic and Joey, alam ba nila? Siyempre, common sense yun eh. Alam mo naman na may isyong nagaganap. Tapos, naghihirap ka na ba? Isa ka na bang laos na artista na para kagatin mo or sikmurain mo yung offer ng tape sa'yo na kahit alam mong may utang na loob ka sa Tito Vic and Joey? Diba? Parang ang sakit sa kanila nun. Hindi lang nila masabi yun, pero yun talaga yung totoong nangyayari at nararamdaman ng TBJ kapag may mga nakikita sila na mga nagigis, no? Na nagigis sa nung mga panahon na hindi pa nila nakukuha itong titulo ng Itbulaga. So tapos sasabihin mo, nagpasintabi naman ako, kahit naman sinong artista o sinong dabarkads na nakasama ng TBJ noon pag nagsalita ng ganyan, alangan naman ni hindi yan. Siyempre ikaw na lang mag-aadya sa isip mo na ayokong tanggapin yung offer kasi may respeto ako sa Tito Vic and Joey. Dapat ganun yun eh. Kaya nagtataka ako bakit laging katulad nung kay Paolo Conte. Sino yung chinat ni Paolo Conte? Pauline Luna. Si Pauline Luna pa yung si Mama Pauline Luna pa yung chinat niya. Dahil nagpasintabi daw siya sa TBJ. Ba't hindi siya doon sa TBJ na gano'n? Ba't si Pauline Luna ba ang ano? Diba? Isipin nyo nga kahit asawa ni Bossing, ba't nung mag-chat? Para magpaalam. Okay. Ito. Kahit pa nag-post si Rochelle sa kanyang Facebook page na nagpasintabi ito sa TBJ bago mag-guest sa show niya, sa show ng TPINC, kaduda-duda at hindi kapanipaniwala at gawa-gawa lang niya ang kanyang mga posts sa Facebook. Ito pa. At ang totoo po niyan, sa pag-guess niya sa Peking Bulaga ng TPINC noong buong buwan ng Disyembre ay totoo naman na lumalabas na traidor at walang utang na loob sa Tito Vic and Joey. Kaya tama lang kay Rochelle Pangilinan na lubayan at layuan na siya ng dating mga kasamahan niya sa sex bomb. Kaya naman ang ibang pang dating members ng sex bomb, especially to Jopay, ay inalis na rin nila ang kani-kanilang komunikasyon kay Rochelle Pangilinan. At si Rochelle Pangilinan ay itinakwil ng mga dating niyang mga kasamaan sa sex bomb dahil sa pagpanig nito sa Tape Incorporated. Doon hindi natin alam yung kung totoong tinanggal na. Siyempre may pinagsamahan din yung grupo na yan. Pero ito mapapansin nyo, bakit hindi mag-guess na lang si Rochelle Pangilinan sa TV5?
Oo nga pala, no, GMA nga pala yun. So kahit na eh. Ito ah, kung halimbawa nakakontrata si Rochelle Pangalinan sa GMA, sa dinami-daming pwedeng ibigay sa kanyang trabaho ng GMA. Tsaka ito pa, ito pa napansin ko. Hindi kaya din sinasadya ng GMA na opera na opera na at iba to ng iba to. Yung mga dating mga dabber cards sa generic na show. Minsan naisip ko rin yun. Na baka biglang, ay, kaya siguro, ano, kasi si Alden, si Tony, ang dami nila yung operan. Pero ilan lang yung mga kumasa. Jimmy Santos, di ba? Inoperan din nila, pero hindi naman nila napapayag. Hindi nasilaw sa pera nila. Noong January, ito pala, hindi raw natuwa si Rochelle Pangilinan sa pagkapanalo ng TBJ sa Title Night Bulaga. Hindi rin masaya si Rochelle Pangilinan sa muling paggamit ng TBJ at Legit Dabber Cards sa Title Night Bulaga. Ewan ko lang kung totoo to. Naku, ewan ko na lang. Noong January 13 ay nakapag-guest pa rin si Rochelle Pangilinan sa noontime show na Tape Incorporated kahit na napalitan na ng title ng programa ng Tape Inc. Sa muling pag-guest ni Rochelle Pangilinan sa show ng Tape Inc. noong January 13 ay nang hinayang daw si Rochelle sa pagkawala ng Title Night Bulaga sa Tape Incorporated. Totoo ba yun? Naku, kung totoo to eh, parang pinatunayan niya lang na wala talaga siyang respeto sa Tito Vic and Joey. Diba? Kung halimbawa na totoo itong ano na to, itong issue na to, itong sinabi niya na nanginginayang siya na nabawi na ng TBJ yung trademark na Itbulaga, ay naku po. Naku po. Kaya sana naman po, pagdating ng taong 2024, ay dito na babagsak ang karir ni Rochelle Pangilinan dahil sa pagiging traidor niya sa Tito Vic and Joey. Isang karumal-dumal na karma ang nakalaan para kay Rochelle Pangilinan. Walang pakialam si Rochelle Pangilinan sa pagkapanalo ng TBJ sa Title Night Bulaga. Hindi man lang siya nagbigay ng congratulation or message sa Tito Vic and Joey para sa muling paggamit ng TBJ sa Title Night Bulaga sa TB5. So makita natin, tingnan natin mga comment ng mga netizen ho dito sa post na to. No? Ito. Hindi ka magiging isang Rochelle Pangilinan. Malaki ang contribution ng OG Itbulaga sa karir nyo. Tama yan. Eh nga yung sinasabi ko, kung walang Itbulaga, walang Rochelle Pangilinan, tandaan nyo. Kung walang TBJ, walang Rochelle Pangilinan na nakilala natin ngayon. Sayang no, sa isipin nyo lang bakit yung ibang member niya, diba? Nakita natin yung video na nag-viral na niyakap talaga ng gusto. Umiiyak pa yung isang sex bomb dancer dun sa tawag dito dun sa video kay Henyo Master, diba? Yakap-yakap, nakalimutan ko sino yun, no? So, ganun dapat eh. Alam naman natin kung saan sila nagmula eh. Pero wala tayong magagawa pag pera na talaga usapan. Hindi siya kawalan sa TBJ, that's true. Dapat hiwalay ang puti sa dikulor. Ang itim, hindi bagay sa puti. Dapat si Rochelle mag-tide. Buisit to. Sabi ni Ralph Lauren Managa. Buisit. Ako tawa ako doon. Ulitin ko ha. Dapat hiwalay ang puti sa dikulor. Ang itim, hindi bagay sa puti. Dapat si Rochelle mag-tide. Visit na yan, visit na Rilelo. Ito, spaghetti pababa ng pababa na ang magiging karir niyan. Abangan na lang natin. Ay, tatalino ng mga netizen, mga pangbabash, no? Rochelle, kasama ka na kay Tito Vic and Joey para makasama mo rin si Bossing kasi mahal ko pa rin. Tinago lang niya sa asawa niya na may pera yan na kaanak sila. Ano daw, man? Oh, naku po, ito, lahat talaga ng mga netizen, mga nagalit sa kanya. Idol ko noon,
Pero ngayon hindi na, ang idol ko magaling ka at kasama na yung ugali, lalo na yung totoo ka. Walang utang na loob. Yan yung sinasabi ng mga tao sa kanya dito, walang utang na loob. Pera-pera kailangan ni Rusev. At ayun, andun naman din tayo sa point na tawag dito na siyempre, trabaho yan. Pero sa din iisipin nyo, hindi naman naghihirap si Rochelle Pangilinan para maging ano siya eh. Okay sana kung nabalitaan natin na naghihirap siya, tapos nag-guess siya doon para siyempre kahit pa paano pang tustos niya sa pamilya niya. Pero isang Rochelle Pangilinan, ilang dekada ng artista yan, dancer, diba? Kilalang kilala yan, posibleng maghihirap pa ba yan? Yun na lang eh. So, inom mo na akong tubig. Take a break. Nakakapagod mag ano, no? Magdadaldal, no? So, eto. Dito naman tayo mapunta kay Anjo Iliana. Eto naman yung kay Anjo Iliana, no? Eto. Basahin natin yung post na to. Wala nang pag-asa itong taong to. Okay. Ulitin ko, hindi ako nag-post nito ha. Nagbabasa lang ako. Malaman nyo po kung ano ang mga naging masamang salita at masamang gawa ni Anjo Iliana. Number one, ito. Sa sinabi ni Anjo Iliana na sa Tape Incorporated daw ang may-ari. May-ari ng Itbulaga at hindi ang TBJ. Number two. Masama ang ginawa ni Paolo, ni Anjo Iliana ay binenta ang mga paintings ni Joey De Leon. Number 3, sa masama ang ginawa ni Anjo Iliana ay ang pagpaparinig niya sa Tito Vic and Joey. Helen, meron ganun? Meron yung ganun? Meron yun na ano, meron siyang parinig. Sa pagpasok ng taong 2024, Sa una ay tuwang-tuwa si Anjo Iliana sa pagbawi ng TBJ sa title na Itbulaga, pero sa susunod na pangyayari pala ay muli naman nagparinig si Anjo Iliana at kung ano-ano ang mga pinagsasabi niya sa TBJ. Nagiging balimbing na yung tao na yan. Anjo Iliana, balimbing at traitor. Grabe naman. No, hindi ako nagsasaya ano nito ha. Minabasa ko lang yung post ha. So eto, sabi ni Gary Boy Arnaes, huwag nyo nang pansinin yan, nagpapasikat lang yan kasi alam niya pag ginamit na ang legit double cards, pag-uusapan siya, wala na siyang karir. Pag pinag-usapan siya, babango na naman ang pangalan niya. Hayaan nyo na siya katulad din kay Tolongues na mga vlogger ng tape, kahit puro kasinungalingan ng mga pinagsasabi, wala siya pakialam, basta lagi siyang laman ng mga comment, kaya tigilan siya, buwaka. O ito, assistant lang naman siya ng TBJ, nasan pagiging traitor doon? Palibasa, maikitid utak nyo. Lahat ng connected sa tape, traitor na. Eh di traitor din pala ang tape. Ang TBJ, sabi ni Alexander Fortune. You know, Alexander Fortune. So, tayo na, edit, dami account. Baka ikaw ang makitid ng utak. Pati yung TBJ, traitor din daw. Basta ako, hindi na mapapanood ng 7, puro palabas na lang ng 5, pinapanood ko. Kung nasa ng TBJ, dun kami, 14344. So dito no, dami pang mga comment na talagang ito mahaba. Mga ipokrito, pwede gumit na sa inyo para mag-balance. Tanong ko lang sa inyo, perpekto ba kayo? Eh sira ulo ka pala eh. Kung hindi ka sandamakmak na bobo, mison galang. Pero mo sabihan mo ba naman ang Tito ang nung sa interview mo na ano, sasabihin ba naman ni Anjo Iliana na tawag dito, sasabihin ba naman ni Anjo Iliana na sa tip dapat ang Itbulaga?
Tagal-tagal niya sa Itbulaga kasama niya ang TBJ, hindi niya alam kung kanino talagang sino talaga nagmamayari. No. Tapos sasabihin mo, bumalanse? Paano kami babalanse kapag ganun yung sinabi ng kasamahan dati ng TBJ? Kiraulo ka rin. So yun nga, no, bali ito nga, akahaka nga at mga bali-balita na itong si Andrew Iliana at Rochelle Panginainan ay parang ayun to sa ating search. Na parang babalik daw di umano sa Itbulaga. Parang nilalambing or niniligawan ng TBJ para lang makabalik sila muli. Pero para sa akin, paano ba? Mahirap mag-desisyon, ha? Kung sakali man na totoo po itong issue na to, kung sakali man, no? Eh, kung gugustuhin naman po ng TBJ na ibalik sila, wala tayong magagawa dun. Suportahan na lang natin. At siguro naman, alam naman din ng Tito Vic and Joey kung sino talaga yung mga traitor sa mga kasamahan nila noon, di ba? Hindi naman yan pinanganak kahapon, eh. No? Pero kung ako, kung sakaling ako yung parang ako yung magdidesisyon, ako tatanungin kung sino yung ibabalik sa Itbulaga, eh, andyan naman si Jimmy Santos, Ruby Rodriguez, si Julia, dami pang pwedeng ibalik dyan, si Kimpi de Leon. Isama niyo si Ma'am Chini. O si ano, si Javi Manuel, yung aponehin niyo, Master. Ang dami pa, si Oyo Soto. Diba? Ay, congrats nga pala kay Oyo Soto, ah. Saka kay Christine Hermosa, dahil may new baby na po sila, no? Ito, bali-balita pa lang naman to. Pero hindi natin alam, eh. Kasi alam nyo naman ang TBJ, napakalambot ng puso niyan sa ano, eh. Kung yung ibang tao, natutulungan nila, eh. Yung mga dating kasamahan pa kaya nila, di ba? At saka alam naman natin si Andrew Iliana, eh, parang kay Jinggoy Estrada na lang ho ito umasa. Doon nagtatrabaho to kay Jinggoy Estrada. So, siguro, di natin alam, mga dumating man yung point na talagang nagmamakaawa sila para bumalik, para magkaroon ng trabaho, syempre may mga kanya-kanyang pamilya din yan. So, kapag desisyon ng TBJ, ang nagdesisyon sila na ibabalik tong mga to, wala tayong magagawa doon. Susuportahan natin yun. Yun nga lang, bantay sarado tayo dito. At siguro hindi na rin naman din magpapaka ano na yung Tito Vic and Joey kasi naranasan na silang traidorin. Kung sino man talaga yung mga traidor, di ba? Oo, na naranasan na rin nilang tablahin ng pinagkakatiwalaan nilang tao kagaya ng mga lusos. So siguro alam na ng Tito Vic and Joey kung sino yung dapat talagang pagkatiwalaan nila, no? So kung kayo ba tatanungin, mga Cadaver Cats, papayag ba kayo? Anong masasabi nyo dito sa napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At bago natin ito tapusin itong video na to, mega love shoutout sa lahat ng mga Cadaver Cats natin dyan. Hindi ko na rin kayo maisa-isa dahil ang dami nyo, ha? Kasi sa nung nag-start ako na mag-reaction sa TBJ na sa 100k subscriber na ako. So ngayon ay 200k subscriber na po tayo. So kung sa 100 subscriber na, sa 100 kayo lahat, kung iisa-isahin ko pangalan nyo, aba, eh baka bukas tayo matatapos. Pero yun, special shoutout kala Kuya Armin Patricio, Ate Irene Patricio, kaya Lori Delosario, kaya Kuya, kay Mama Rose, kaya Ate Rose Belapuerte, kay Mami Rena Baer, kay Mami Teresa Arong, at kay Mami Flor Lisa, Maria Lisa, ganun. At sino pa ba? Kay Mami Travelis, yan. Kay Mami Johaira. Sino ba ba? Kaya, yan, Kalandoy. AC. Patawa. At sa buong TBJ Defenders na nandyan sa description ang kanilang mga link.
So yun, hanggang dito lang yung video natin. Maraming maraming salamat mga kadabar kids, no. So yun, maraming maraming salamat din sa walang umpay na suporta nyo sa ating number one anong time show na it Bulaga. Kung Tito Vic yung Joey sa TV5, at maraming maraming salamat din sa walang umpay na suporta nyo sa amin ng mga TBJ Defender. So hanggang ngayon ay sinusuportahan nyo pa rin po kami. So yun, maraming maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.